Higit dalawang buwan bago matapos ang termino ng Administrasyong Duterte, nasa lampas 67 milyong individual ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa bansa. Kapos ito ng halos 23 million sa June 30 target ng gobyerno para makamit ang 90 million na fully vaccinated. Ang problema, bumagal na ang pagbabakuna sa bansa. Kung noong Nobyembre pumalo ng higit 27 million ang COVID vaccine doses na naiturok buong buwan, hindi na sumampa ng higit 10 milyong doses ang naibibigay mula Pebrero. Very unlikely na makuha natin yung 90 million. Simula na po yung election period, ay nakita natin na bumababa na po tayo ng 8.7. And then in March, nagkaroon tayo ng mga religious gatherings and also nakita natin talaga na nagsimula na yung local rallies, ay bumaba pa tayo ng 6.7. At ngayon, nakita natin na more than halfway na tayo ng April. Sa ngayon pa lang po, Madam, honestly, talagang nagkaroon tayo ng drawback na 2.5 million pa lang po tayo. Higit kalahati pa ng eligible adults ang walang booster shot. Isa sa mga nakikitang dahilan ni Galvez ang pagkakumpiyansa ng marami dahil mababa na ang bilang ng kaso ng COVID sa bansa. May babala ang Department of Health sa mga lugar na mababa pa rin ang fully vaccinated population. Hindi po naging pantay-pantay, no, ang ating mga bakunahan sa bawat region natin. That's very critical. Kapag diyan pumutok ang ating pagtaas ng kaso, marami ang i-expect natin na maging severe or critical, lalo na kung maraming vulnerable dyan sa populasyon na yan. Noong dati kasi, nung wala pang election, talagang fully focus nila na ma-attain nila yung achievement na yung tinatawag natin previously, yung population protection, herd immunity. Yes. Nakuha na nila yung target na yun. Parang sa booster talaga medyo nagkakaroon tayo ng problema. Ayon kay Galvez, sa BARM, kung saan nasa 27% pa lang ng target ang fully vaccinated, pagkakaroon ng pagbabakuna sa mga moske tuwing Biyernes. Higit 215,000 din ang ikinakasa ng rehiyon na bakunahan sa Special Vaccination Day sa Mayo. Samantala, nasa 750 na LGU sa bansa ang nagsimula ng bahay-bahayin ang pagbabakuna. Kulang 100 milyong COVID vaccine doses pa ang hindi nagagamit. Kaya ayon kay Galvez, pansamantala nilang inihinto muna ang pagtanggap ng mga donasyong bakuna. Vivian Gulia, ABS-CBN News.